Inaabit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Nagsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Ang sagradong pagdiribang natin ng Eucharistia, pagunita kina San Ponciano, Papa, San Hipolito, Pari, mga martir. Sinisimula natin ngayon ang Triduo. Sabado, Linggo, Lunes, Triduo. Para kay San Roque, tumulong siya sa atin nung kapanahunan ng sa kasalukuyan pa rin. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matyagang pagtitiis ng iyong mga kinalugdan, sina San Ponciano at San Hipolito, ay magdulot nawa sa amin ang iyong ibayong pagmamahal at sa kalooban namin lagi nawa nitong maipairal ang pananampalatayang may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihan ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkakasala ay mamamatay. Halimbawa, na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na hinihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Binabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera.
siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao, at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ayon sa kanyang ginawa. Magsisinga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagdeligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin, magsitayo ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Alleluia, alleluia, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad, datapot sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay at saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Binabati po namin kayo ng pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong Sabado, para sa mahal na Birhing Maria,
Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Propeta Ezekiel, unang pagbasa. Hindi po to na ayon sa dugo. Siya ang aking tatay, ako ang anak. Pambira naman yung tatay ko. Ako nagbabayad ng mga kasalanan niya. Sa susunod pa mga henerasyon, may ganong kaisipan. Tinutuwid. Tayo po'y titimbangin. Tayo po'y huhusgahan. Tayo po'y gagantimpalaan. Tayo po'y parurusahan. Ayon po sa ginawa natin. Ano ba suma total ng inyong mga aksyon? Kung ikaw ay mapagkawang gawa, lalo na yung mga mahihina, walang boses, mahihina sa lipunan, tinulungan mo sila, nakita mo ang Panginoon sa kanila, gantimpala ay sa iyo. Hindi ito sa dugo, kamag-anak. At kung ikaw naman ay nagnakaw, pumatay ng tao, inapi, inabuso, pinagsamantalahan ng kapwa, lalong-lalo na yung mga mahihina, ang galit ng Diyos, tsak, natatama sa iyo. Yan po yung propeta noon. Ito pa'y bago yung ebanghelyo at totoong-totoo hanggang ngayon. Magkakaalaman, magkakabistuhan, magiging hayagan, ano ang ginawa natin. Masama at mabuti. Kaya kung gumawa tayo ng mga kasalanan, may reparasyon na tayo. Magsisi na tayo. Humingi na tayo ng patawad sa Kanya at sa pagsisisi, mga gawain ng kabanalan, pagkakawang gawa, ayuda, karidad. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, palapitin ang mga bata. Kahapon po yung maraming pangawat taong dumalo. Biyernes, salamat sa inyo kahit na masama ang panahon. Ang mag-asawa, pamilya, yung mga bata. Yan, may sanggol dito. Ang bunga ng pagmamahalan ng mga mag-asawa para sa mga sanggol nila. Makikita mo ang mukha mo sa iyong anak. Bunga ng pag-iibigan, panatilihing sagrado, panatilihing buo, panatilihin yung pinagsama ng Diyos. Huwag mong tangkain na sirain, sapagkat ang sisirain mo, ikaw, yung sanggol. Palapitin yung mga bata. Alagaan sila. Ikaw, dumaan ka sa pagkabata. Lahat tayo naging bata. Baka lang nakalimutan na natin yun. Sa problema ngayon. Tayo makakapasok sa langit na may ugali ng nagtitiwalang sanggol sa kanyang magulang na ang Diyos. Sa tulong ni Maria, ang si San Roque sa pistahan niya, 16 Martes. Si San Ponciano, San Hipolito, mga martir ng simbahan, nagtaya ng sarili, nawa po ay tumalima tayo sa kanyang kalooban. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin na may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Tugon po natin, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay.
Ang mga mag-asawa, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang, naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malakas at nakaririwasa sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa, naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin inialay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Ponciano ang San Hipolito ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahay kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi ming simbahang laganap, subong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Roque, San Ponciano, San Hipolito, San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang magmakapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Yeso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwang sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyan sa pag-ibig niyang huwag magpawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni na San Ponciano at San Hipolito na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa Kanyang sa amin nagmahal, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabaspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangako sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran ko rin bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po rin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.